Siguro brand pa lang ito, Daytona, alam niyo na presyo nito. This one 19. Ito lang, sir. Yan. Yung pinakang panel gauge niya lang. Panel gauge. Oh, so 19 SIP. SIP ang brand niya, oh. 19,000 ito pa lang. Yes, yes. Can't remember sa price kung 12 tong itong cover lang na to. Cover lang to? 12. 12,000 ng cover lang? Oo. Bukod pa itong logo, bukod din ito, bukod din to. So 3,000, 4,000. 3,000 to 4,000 pesos nag-range siya ng ganun. HD course, yes. Orange stabilizer ang tawag dito, sir. I can remember kung mga 40 ko ako, parang more or less. 40? Oh, yes. 40,000? Ito lang? Yes, yes, yes. Grabe, stabilizer. No? Ang tawag dito, stabilizer. 40,000, yan, no? Parang isang butas. 10,000. Olins brand yan, mga repa. Yan, no? 40,000 pesos yan. Yan lang kapiraso na yan. So what is up mga repa, na welcome back to my YouTube channel. Syempre it's me again, no, Alvin Motovlog. At kung bago ka pa lang sa channel ko, syempre huwag mong kakalimutang mag like, mag comment at mag subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga lalabas na bagong videos ko. So for today's video mga repa, may makakasama tayo, si Sir Sherwin Kenza. Hello. Hello. Meron kaming gustong ipakita sa inyo na isang motor na naghahalaga ng kulang-kulang 1,000,000 yung inabot ng gastos niya. Kasi itong motor na to is nilalaban sa mga show. Vespa 300cc, pumasok siya sa kategory ng Vespa Thai Vans Concept Division. So ipapakita namin sa inyo ni Sir, o i-discuss namin sa inyo yung specs at yung price ng motor, kung bakit umabot siya ng kulang-kulang 1,000,000. Hello, yes. Sir, tanongin kita, sir. Bakit umabot ng ganun kalaki yung gastos mo sa motor mo? Una, nagpalit ng mga parts. Mga parts? Isa-isa muna. Oh. Okay. Umpisa tayo, sir, sa flat sheet mo. Magkano yung inabot sa flat sheet mo? By Nathan, eh. Nathan. Okay. Ito, nakita niyo naman yung flat sheet ni sir. Naka JRP flat sheet siya, na pang Vespa. Medyo rare yan, mahirap hanapin. Eh, din dito sa pipe mo, sir. Magkano kayo inabot sa pipe? More or less yung pipe, nasa unang release ng Remus, nakuha ko siya ng 49. 49,000, pipe pa lang, okay? Pipe pa lang yan. Then napansin ko sa mags ni sir. Magkano kayo inabot sa mags mo, sir? Sir, 60? 60,000 sa yes, mags sir. Lang? Yes, sir. Oh, grabe ah. Yun o. 60,000 as in mags pa lang talaga siya. Mags, as in mags. Oh, yes. Mags lang? Okay. Then ito, more or less 7 eh. This, anong tawag dito, sir? Swing arm? Hindi, swing arm. Swing arm ng pipe. Parang pipe bracket. Pipe bracket, inabot siya ng? 7,000. 7,000 to, pipe bracket lang na yan. Kita niya yan. Then sa mga bolt? Sa mga bolt? Kung di ako nagkakamali, titanium pro? Titanium pro, more or less, kung lahat yan, lahat na nandyan, siguro,
may mga 30 na rin siguro, 30. 30,000 sa bolt pa lang. Mga bolts, bolts. Ng buong motor. Yes, yes. Dito sir, ano pa mga binago mo dito? Ito. This one, isang set. Isang set, more or less 20, more or less mga 26, 27. 26, 27, isang set nitong tail light, tsaka signal light. Signal light, pati saka, harapan. Pati harapan. Okay, inabot ka na ng 26? Mga 26. 26,000, no? Di napansin ko sir, naka-carbon ka rin. Ang carbon, different price eh. Iba yung head, iba to. Malaki, malaki gastos. Hindi ko naman. Malaki gastos mo sa carbon, no? Carbon, no? Okay. Pero yung carbon niya is quality. At sabi mo nga sir, ito export from? Thailand. From Thailand, siya yes, yes. Pilipinas. Yes, yes. So kaya naman pala ganito yung quality niya. Galing pa siya ng Thailand yung carbon niya. Hindi siya gawang Pinas. In-export pa siya from Thailand. Then dito sir, sa ano mo? Sa lever. Sa lever. Alam mo mahal to eh. Brembo RCS. Brembo RCS, magkano sir? Hindi ko matansya kung 40. 40 lang. O mga ganun. Lagay na natin sa 40,000. Dito sa harapan sir, ano ang mga binago mo rito? Itong fender. Fender, naka-carbon. Small no? Fender. Kasama to nasa 22. 22? More or less, mga ganun. Ito? 22,000 kung dalawang to lang. Yes, yes. Agaw. Tsaka yung parang fiber siya, no? Tapos kinarbon? Yes, yes. Okay. Ito, sir? Yan. Kumatansya kung 6,000, 7,000. This cover. This one. Ito lang? Yeah, yeah. Cover lang. Itong cover lang na to is naglaro na siya ng 6,000 to 7,000. Yes, yes. Ito sa ano? Shock, sir? Sa suspension sa mo? Sa shock. Ampere niya, mga 30 pair. Front and rear. Oh. Okay, siyempre kung naka-diin yan, siyempre naka-caliper din yan. Sa caliper mo sir, magkano kayo nabot? More or less mga rear color, more or less mga 30. Isang piraso? Isang piraso. 30,000 to? Ayan o, no? Arepa, 30,000. Isang piraso ng Brembo caliper. Then carbon disc, saka... Carbon disc, saka... Carbon pad. Pad. More or less mga 45. Isang piraso, isang set lang yon. Isang set. Ang isang set pala nitong carbon disc tsaka carbon brake pad is 45,000. 45. Grabe, ang mahal ah. Then this one, tapos parang 16. Ano to, hub niya? Parang hub? Hub, oo, 16. Okay. CNC hub is? 16. 16,000? Yes, yes. Wow. Awit, mahal. Ayan o, oh, nakita niya naman o. Oh. Kabuuan ng motor, ang ganda. Then pair nitong switches. Saka Akusato switch. Akusato switch, nakikita nyo naman. Yan ang Akusato switch. Saka itong Kitako, ano, ang pair niyan, 19 pang dalawang. Dalawa. Isa, dalawa, 19,000. Oh. 19,000. Hindi ko na matandaan kung how much kuha ko rito sa end bar, saka this one, itong cover. Bukod din yan, iba pa rin yun. You know, meron si sir na hindi natatandaan sa mga price na makakabit sa motor niya. Pero kung kayo overkill sa mga ganitong diin ng motor, siguro brand pa lang ito, Daytona, alam niyo na presyo nito. This one, 19. Ito lang sir? Yan. Yung pinakang panel gauge niya lang? Panel gauge. So 19, SIP. SIP ang brand niya. Oh. 19,000 ito pa lang. Yes, yes. Grabe no? Then this one, yung logo nasa mga 4 lahat ng logo niya pinalitan ko na ng titanium. Itong buong logo na to. Titanium yan, yung nasa harap. Ito. Vespa. Yan. Then ito. Saka itong ito. Yes. Laki. Magkano siya inabot, sir? Yan 45 lang, 45 something. Sa panggilid, sir. Magkano kayo naabot dito sa napakaganda mong panggilid? Ito iba pa rin ito eh. Can't remember sa price kung 12 tong itong cover lang na to. Cover lang to? 12. 12,000 ng cover lang? Oo. Bukod pa itong logo, bukod din ito, bukod din to. Okay. So dito sir, may idea kasi shock mo sa likod magkano inabot? Hindi, pero yan kasama na sa harap. Ah, kasama na sa harap yan. Yes, yes. 30. Ito. To 3,000 to 4,000 pesos. Nag-range siya ng ganun. HD course, yes. HD course, ano. Then ito, Yoni. Nasa more or less
range niya more or less mga 7,000. Isang piraso? Pair. 7,000 pair. Okay, no? Yeah. Then, this one. Iba rin tong deep. Oil deep. Stick. Magkano kayo nabot? More or less 6,000. 6,000. Ito. Iba rin to eh. Iba rin ang price nito. Hindi ko rin matandaan eh. Pero hindi ko rin matandaan ang price. Pati yung yellow pan. Yung iba pan. Na rin yan. Oh. Iba na rin. Okay. So, ganun no. Laki ng ginastos sir sa motor niya. Siyempre meron pa to sa loob. Then ito, all-in stabilizer. All-in stabilizer ang tawag dito sir. I can remember kung mga 40 ko ako. Parang more or less. 40? Oh, yes. 40,000? Ito lang? Yes. Grabe no. Ang tawag ito stabilizer. 40,000 yan o. Parang isang butas. 10,000. All-ins brand yan mga repa. Yan o. 40,000 pesos yan. Yan lang kapiraso na yan. Ito makalat. Yan, okay lang sir. Ito, yan. Mga volt na titanium. G5. Gauge 5, yes. Okay. Then, this one, bigay lang dito. G5. Ito, hindi ko na matandaan. Grabe. Pero kung may idea kayo sa mga price nito, maku-confirm yung sarili niya na umabot ng kulang-kulang 1,000,000. Ito nga, puro kalat na yan. Mm-hmm. Grabe. So, matanong kita naman ngayon, sir. Ito bang motor mga kayo nakakuha na ng pwesto sa show? Yes. Nakakuha na tayo ng best of show overall. Overall? Sa Show Boulevard sa may Star Mall. Star Mall, Show Boulevard. And then, nakakuha na rin tayo ng first Vespa Thai concept. First Vespa Thai concept? Yes. So, sir, tatanong kita. Ano yung pakiramdam pag pumupwesto yung motor mo? Masaya. Nakakatuwa, nakakalibang. Tsaka parang sulit yung gastos mo. Sulit, yes, sulit yes. Yes. Halos hindi na nagamit motor eh. Ano na lang? Display. Display. Yes. So, ayan mga repa, no, salamat kay sir. Pinagbigyan niya tayo na i-features yung motor niya kahit sandali sa ating YouTube channel, no. Kasi nagulat talaga ako nung sinabi yung price nito, kaya nagka-interest ako na i-vlog o isama sa content ko. Kasi alam niyo naman, nahihilig tayo sa mga setup ng motor. So, salamat talaga kay sir. Pinasilip niya sa atin itong kanyang Vespa Thai Vans concept na motor. Yes, kaya manood na kayo ng YouTube channel ni sir. Ayan, salamat kay sir, no. Sana repa, nagusto mo itong video na to, nagkaroon ka ng idea about sa Vespa. Kasi ako, zero knowledge ako sa Vespa. Ngayon ko lang nalaman yung mga specs, prices na ang Vespa pala, pwedeng isali sa mga Thai concept show. So, salamat kay sir, no. So, Alvin Motovlog, lagi nagpapaalala, ride safe, and peace out.